Natitreden ka ba kay Lilith? Hindi ka ba confident na malakas ang kaso natin laban sa kliyente niya? It's not that, Eman. Mas lalong gugulo lang pamilya namin. Lalo pag nag-start yung hearing. Imagine for a minute, nalaman ng mga tao na magkapatid si Trixie at si Lilith. Baka hindi nila paniwalaan si Trixie. Dahil iisipin ng tao kung sarili niya kapatid, hindi naniniwala sa kanya. So what do you plan to accomplish by reaching out to Lilith? Do you think you can convince her to switch sides? Sa tingin mo ba, kaya niyang isantabi muna yung mga issues niyo in the past at pumayag siyang maging abogado ni Trixie? Ino, nasabihan ka na ba ni Attorney Patrick? Na ano? Na nagsampa na ng case si Trixie sa prosecutor's office? That girl! Pinapaabot niya talaga rito yung revenge na sa akin. Ate Lilith, ano nang gagawin natin? Hingi tayo ng copy ng formal complaint niya. Doon natin makikita yung statement niya, sworn statement ng mga witness, medico-legal, at yung mga sumusuporta sa claim niya. Ano nang gagawin ko? Ano nang gagawin natin? Mag-file ng counter-affidavit ang side mo para mag-explain at ipaliwanag sa piskal na walang probable cause para kasukan ka. Nasabi mo naman sa amin lahat ng totoo, di ba? Kung ganun, wala na kayong poproblemahin ni Attorney Patrick at ni CRD. Aaralin nila yan. Pagbalik na naman amin, Daddy, hindi mo na ako tutulungan sa kaso. Temporary lang naman kasi yung pag-assist ko kay Attorney Patrick eh. Magiging komplikado kung kasali pa ako sa legal team. Mommy! Dad! I'm so sorry na wala kami when all these things transpired. Poor son, how are you holding up? Worried na worried ako sa'yo. Ayos lang naman po ako, ma'am. Buti na lang tinutulungan ako ni Attorney Lat habang wala kayo. Dad, I'm so sorry I got caught up in this crazy mess. This is what you do after we believe in you. Pinag-aral ka namin, Ino. We provided for everything for you. Lahat ng luho mo binigay naman, di ba? Tapos ito ang isusukli mo sa amin? Dad, let me explain naman. Well, you better explain everything to me. Because I want to hear everything. Umami ka sa akin. Totoo bang ginawa mo yun? May kasalanan ka ba? What the hell are you doing? Hindi ka ba naaawa sa anak natin? Huwag ka nakialam dito! He's being falsely accused of rape, tapos sinasaktan mo pa! Gusto kong malaman ito. Totoo mga binibintang nila sa'yo, Ino? Ha? Nirape mo ba ang babae yun? Magsalita ka! Ano? Anong totoo? O baka naman kailangan na... O baka naman kailangan bugbugin pa kita! Tama na po! Hindi naman po makakatulong kung pagbubuhatan nyo ng kamay yung anak nyo eh. Ngayon nyo po mas kailangan ng suporta at pangunawa nyo. Attorney Lilith, do not teach me how to discipline my own son! CRD, pasensya na po. Alam ko po, wala po ako sa posisyon para magsalita, pero awang-awa na po kasi ako sa anak nyo eh. Takot na po siya. Hindi niya na po alam kung anong gagawin niya. Wala na po siyang ibang makakapitan kundi kayo na lang. Kaya sana po, huwag nyo namang hayaang mawala yung natitira niyang pag-asa. Ngayon nyo po mas kailangan ng kakampi. Ngayon nyo po kailangan yung pamilya niya.
Ino. Pagpasensyahan mo na lang yung daddy mo. Baka nabigla lang yun. Alam mo, buti ka pa ate, Lilith. Naiintindihan mo ako. Kahit di mo ako ganun kakilala, naniniwala ka na wala akong kasalanan. Pero sarili kong dad, sinadjudge ako agad. Para bang nabura lahat ng efforts ko para ma-meet ang expectations niya. Follow in their footsteps. Tapos, siisipin niya agad na I'm capable of doing something as horrible like rape. Baka mainit lang yung ulo, kaya niya sabi yung mga yun. Hindi eh. Ever since naman. Kahit hindi niya sinasabi. Alam ko, wala na talagang tiwala sa akin si Dad. Ano ka ba? You should be helping our son, hindi yung sinasaktan mo siya. Ano gusto mo? Matuwa ako? Sinira niya lahat ng effort natin to give him a bright future. All our hopes and dreams for him, sira na! Kung makapagsalita ka, parang napatunayan ng guilty ang anak natin. The trial hasn't even begun. At kung kilala mo ang anak natin, alam mo na hindi siya capable sa binibintang sa kanya. I thought kilala ko ang anak natin. Tapos naglalabasan lahat ito. I've heard all these rumors tungkol sa mga kalokohan niya, but I never believed. Dahil ba't tinunong man ang pinakikita niya sa atin eh? Tapos, ito! Oo, pumapalpak si Ino. Pero kahit hindi perfect ang anak natin, hindi siya masamang tao. Hindi siya kriminal. At lalong-lalong hindi siya rapist. I really, really hope you're right, Lorena. Because pag nalaman ko na totoo ang kasalanan niya, hindi ko to kukonsintihin. Cons, kailangan tayo ng anak natin ngayon. Wala akong pakialam whether you think he's guilty or not. Pero bilang magulang niya, may responsibility tayo to support him. Eh, nakikiusap ako sa'yo, Cons. Huwag kong pabayaan si Ino. Lakas naman din ng loob mo na amunin ako, no? Eh, baka isang piti ko lang sa'yo, tumilapon ka na. Next time, pick someone your own size, okay? Oo nga. Mas malaki ka nga sa'kin. Pero, mas malaki naman yung insecurity mo. Paliwala sa'yo, hindi mo ako matalbugan eh, kaya kinakarir mo yung pangbabash mo sa'kin. Huwag ganun. Pagtrabahuan mo kasi, hindi yung puro intriga yung inaatupag mo. Ano ba? Sabi ko na itigil nyo, di ba? Baka makita pa kayo ng boss natin, no? Nakakaya sa kanila lahat. Ano kayo dalawa? Gusto nyo masuspindi o mawalan ng trabaho? Well, if I were you, Lilith, mag-update ka na ng resume mo. Sabihin mo, papayag si na CRD na may magsistay dito sa firm nila na isang engano? Magligpit ka na ng desk mo kasi bilang na ang araw mo dito. Attorney Melissa. Ikaw ang dapat kabahan na makamawalan ka ng trabaho. Mga nakakalimutan mo. Pumirma tayo ng non-disclosure agreement at nangako na hindi natin i-disclose lahat ng mga information na nasasagap natin dito sa opisina. Kung gusto mong tumagal dito, itikom mo yung bibig mo. Itikom mo yung bibig mo tungkol sa mga nadidiskubre mo tungkol sa koneksyon ni Attorney Nilet sa mga engano. Intindihan mo? Hey. Ayos ka lang? Sa tingin mo, totoo yung sinasabi ni Melissa. Tatanggalin ako ng CRD dahil kapatid ko yung nag-aakusa sa anak nila. Hindi. Hindi naman siguro.
Wala ka namang ginagawang masama, di ba? Ginagawa mo lang na maayos yung trabaho mo. Kaya wala silang rason para sasantihin ka nila. I'm going to record this for my own reference. Okay? Nung dumating kayo nung kaibigan mong si Hailey doon sa beach party venue, nagkausap kayo ni Ino. What did you talk about? Nagtalo kami. Ino was so mad at me. Kasi nag-gate crush kami ni Hailey sa party niya. I was so upset. Kasi nakipaghiwalay siya sa akin. And then what happened? I started drinking. Kasi I'm so hurt sa lahat ng sinasabi sa akin ni Ino. Uminom ako mag-isa sa beach. So, pagkatapos mong uminom, ano mga sumunod na nangyari? How did you end up in the room? Di ba sinabi ko na sa affidavit ko? Bakit ba inuulit na naman natin? Trixie, kailangan consistent ang story sa affidavit mo. Lalo na kapag tinanong ka on the spot, kapag magkaroon ng clarificatory hearing sa piskal, naghahanda lang tayo. Please answer the question. Trixie, sagutin mo na. How can we help you kung hindi mo kami tutulungan? Mom, can you stop? Ayoko. And I'm sorry. I'm sorry if hindi ko kayang sabihin sa inyo. Hindi ko kayang balikan yung gabing yun. Hindi ko kaya kasi it's so horrible, it's so painful. I'm sorry if nahihirapan ako ikwento sa inyo. I'm sorry. I'm so sorry. Hindi ko kaya eh. At kung pipilitin niyo ako, I'm sorry, Mom. Hindi ko kaya. Ayoko. It's like experiencing that nightmare all over again. I'm sorry. Lexi! Patricia. Just give her space. It's our fault we've been pushing her too hard. Kaya nga natin siya hinahanda, di ba? Para pagdating niya dun sa korte, matapang niyang maikukwento lahat ng kahayupan at lahat ng pambabagoy na ginawa sa kanya. I'll be honest with you, Ramir. If word gets out, na nasa side ng accused ang half-sister ni Trixie, hindi yun makakatulong sa atin. The public has the propensity to be curious and to make some assumptions. The last thing we want is for the people to think na mismong kapatid ni Trixie ay hindi naniniwala sa kanya. So why would they believe her too? Baka hindi pa nagsisimula ang trial eh, nahusgahan na si Trixie sa court of public opinion. So what are you suggesting? I-deny ko sa publiko na anak ko si Lilette? Kapag ginawa ko yun, baka tuluyan na akong isumpahan ng anak ko. At talagang maputol na kahit na anong pagkakataon para magkaayos pa kami. That's not what I'm trying to suggest. I would recommend that you get Lilette to be part of the prosecution team. Total, nakikilala na rin siya ng publiko. Malaki ang galit sa akin ni Lilette dahil sa dami ng atraso ko sa kanya. I don't think I can convince her to help Trixie. Mabait at mabuti ang kalooban ni Lilette. Sigurado ako na hindi rin niya matitiis ang kapatid niya. After all, pamilya niya rin kayo.
I've tried reaching out, pero hindi niya sinasagot yung mga tawag ko. Keep on trying. Kung hindi mo makontakt, puntahan mo siya. Talk to her. Convince her. Your family needs her right now. Pwede ba kitang makausap? Hindi. At any third, nauna ka na. Ano ba na dito? Sigurado ka? Anong kailangan niyo sa akin? Lilette, pasensya ka na, bigla ako napunta dito. I didn't mean to ambush you, but I had no choice. Hindi mo sinasagot yung mga text at tawag ko sa'yo. Sa tingin ko ho kasi, mas makakabuti para sa ating lahat na wala na lang tayong communication. Obvious naman ho yung rason eh. Anak ho ng mga amo ko yung dinedemanda nyo. Ayoko naman ho maipit sa gulo ng mga pamilya nyo. Actually, kaya ako napunta dito. May request sana ako sa'yo. Lilette, anak, nakikiusap ako sa'yo. Talikuran mo na yung mga deleon. Tulungan si Ino, mas kailangan ka namin. Tulungan mo kami makamahit ang hustisya para sa kapatid mo. Pwede bang ikaw ang maging abogado ni Trixie?